Viral at kinukondina ngayon ng publiko ang isang LGBTQIA+ member na pinatayo umano ng 2 oras sa kanyang harapan ang waiter na tinawag siyang sir sa isang restaurant sa Cebu City. Ayon sa ulat, hindi pinaalis ng Cebuano food and travel writer na si Jude Bacalso ang waiter hanggat hindi umano nareresolba ang issue sa pagitan niya ng waiter at ng may-ari ng establisimento ang pagtawag sa kanya ng waiter ng sir. Viral ngayon ang post ng isa ding LGBTQIA+ member nang magpunta sila sa isang mall sa Cebu at may nakita silang isang waiter na nakatayo lang sa harap ng isang customer na LGBTQ member o isang transgender. Ayon sa nagpost na si John Calderon na isa ring LGBTQ member, napadaan lang daw sila sa isang kainan sa mall around 6 PM nang may mapansin sila na isang waiter na nakatayo lang sa harap ng isang trans na customer. Na curious sila pero hinayaan lang daw nila. Ngunit nang napadaan ulit sila around 7:49 PM, ay ganun pa rin daw ang kanilang nakita. Kaya minabuti nilang lapitan at tanungin kung ano ang nangyayari. Nang tanungin nila ang LGBTQ na customer, sarkastiko daw silang sinagot na, tanungin daw namin ang waiter kung ano ang maling ginawa nito sa kanya. Nang nagtanong kami sa waiter, mangiyak-ngiyak itong sumagot na nagalit daw ang customer dahil tinawag daw niya itong sir. Kaya ang ginawa namin, dinala namin ang waiter sa kanilang staff room at doon na nag-breakdown ang waiter at grabe ang iyak nito. Wala man lang daw lumapit at tumulong sa waiter sa loob ng halos 2 oras. Kung hindi daw nila nilapitan ang waiter ay malamang nakatayo pa rin daw ito. Dagdag niya, paulit-ulit umanong humingi ng paumanhin ang waiter kay Jude Bacalso pero hindi umano natinag ang huli. Ayon sa netizen, wala umanong magawa ang ibang empleyado ng restaurant dahil malapit si Jude Bacalso sa may-ari ng restaurant. Napag-alaman na nakaalis lamang ang waiter nang kumprontahin ni John Calderon si Jude Bacalso. Nagbigay naman agad ng pahayag ang establishment. Sa una nilang pahayag ay pabor sila sa LGBTQ customer, ngunit nang mag-viral ang post ng isa ding LGBTQ na lumapit at nirescue ang waiter ay binago nila ang kanilang pahayag at pumabor na ito sa naturang waiter. Ang LGBTQ member na ito ay kilala sa pangalang Jude Bacalso. Samantala sa kanyang panig, inamin ni Bacalso na pinagalitan niya ang waiter pero hindi niya ito pinilit na tumayo ng 2 oras sa kanyang harapan. What transpired between me and the staff at a restaurant was a series of errors. Yes, I was addressed as sir. No, I did not scream or shout at the wait staff who did. My students call me sir and my nephews and nieces call me uncle. So it is no skin off my nose and it is funny to me that transphobes seem to think I am anguished by it. I am used to being misgendered, and if it is an honest mistake, I take that as an opportunity to educate. Anya sa Facebook post inamin din niya na malapit siya sa may-ari ng restaurant. Because I am close to the owners of the restaurant, I informed them directly instead of taking it thoughtlessly to the court of public opinion. The error was made even more jarring to me since one of the owners is a beautiful trans woman, whose own transition I have witnessed through the years, Annie Bacalso. Paliwanag niya, pinatayo niya ang waiter para pag-usapan ang issue. Did the staff stand there for hours? Yes. We were waiting to resolve it with the owners. Did I demand that he stand there as punishment? No, the supervisor was there when I discussed with the erring staff that perhaps a gender sensitivity seminar would benefit them. The supervisor acknowledged that this incident was a wake-up call to them and that they would welcome that opportunity, wika niya. Pinuna naman ni Bacalso ang netizen na nagpost ukol sa insidente. What transpired between me and the staff was also a matter to be settled between us, and we were. Quietly. Until that hatimongering post. Punto niya. Samantala muli naman sumagot si John Calderon sa paliwanag na ito ni Jude Bacalso. Anya, kung gusto talaga ayusin ni Jude ang naging problema niya sa waiter ay pwede naman itong resolbahin sa loob ng opisina ng restaurant at hindi na kailangan ipahiya pa ang waiter na nakikita ng ibang tao at customer. Una pa lang ay humingi na raw ng tawad ang waiter maging ang supervisor pero ipinagpatuloy pa rin ni Jude ang kanyang parusa sa kawawang waiter. Narito naman ang ilang komento ng netizens. Grabe naman, 2 hours pinatayo, nabili mo rin ba pagkatao nung taong yun? Nagtatrabaho lang siya, eh ano kung tawagin siyang sir, mali ba yun? Biologically has a man, sa birth certificate niya naman siguro he's a male. Bakit kailangan umabot sa ganyan,
nakakalungkot, di lahat ng tao nakaabot ng pinakamataas na edukasyon, pero di yun sapat para manliit tayo ng kapwa natin. Lahat tayo lumalaban lang ng patas sa buhay, piliin natin na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon, yan ang hirap sa mga ito pag binibigyan ng privilege, na sila lang naman ang nagpipilit para matanggap sila ng lipunan, tapos pag tumatagal nagiging feeling entitled na, abusado kayo.